Kumusta tayo dyan mga BBM supporter? Hangad kung nasa mabuti kayong lagay, tayong mag-reaction at mag-comment kay JDB Channel, para sa akin talagang ESLBN na niya si DILG Abalos. Malinaw kasi napalpak yung press con nila, nagpasikat na sila sa media, kasi may balak silang lumaban sa election senators 2025, panuurin natin at mag-subscribe na din para ma-update kayo. Fairlets. Kamusta kayo? Magandang araw mga kababayan. Johnny the Bagger po ang inyong abang lingkod. At ang nakikita niyo pang video na to, ito ho yung pag-aalay ni PBBM ng bulaklak, no, sa paggunita ng ikasyam na anibersaryo ng bagyong or super typhoon Yolanda sa Tacloban City. And so ito po ay noong November 8. Okay. In memory, yan, ganyan, di ba? Pero hindi po ito yung pinakatampok dito sa video na to. Wala hong iba kung hindi yung nagiging viral ngayon dahil maraming mga kababayan natin ang nakapuna ng malamig pa sa ice cold water na pakikitungo sa ni PBBM kay Abalos. At yun na nga ang haka-haka ng mga tao, hindi kaya ay nakakarating na kay PBBM ang hindi nagugustuhan ng mga netizen na pinagagagawa ng kanyang mga tauhan, lalong-lalo na itong si Abalos. At kung inyong matatandaan, masyadong, sabi nga nila, nagiging masyadong maepal na lamang sa lahat ng bagay, tapos yung pinakamalala nito ay yung nagresulta pa sa kamatayan ng isa sa key witness sa kaso po ni panang pagkamatay ni Percy Lapid. And so to ngayon pag-alis na sila. And actually ito papunta na to doon sa entablado na nako kung saan ay makikita natin yung sinasabi ko po na nagba-viral ngayon na moment na kung saan dinedma ha ni PBBM si Abalos. Imposible hindi niya nakita yun. Mukhang mas mataas pa yata ng konti sa kanya si Abalos at nakaputi at nauna sa kanya doon sa entablado. Ito po, tingnan niyo ha. So ito yung nasa gilid ay mga cruz ng mga ano yan, mga nasawi, no? So nagkaroon na lamang dyan ng isang mass grave dahil hindi na makilala yung iba. Diba? So, yung iba namang nakilala, ganyan, may mga pangalan. So, halo-halo na. Okay, so merong ano. So, yan po. Ito na. Nandito na sila sa Maya. Palapit ng entablado. His Excellency, and who yung presidential convoy? Kita niyo sa likod. So, nasa kanan po ni PBBM ang kanyang pinsang buo na si House Speaker Martin Romualdez. Hindi ko kilala yung nasa may kaliwa eh. Ito na mga kababayan, abangan ho ninyo yung camera paglipat doon sa harapan. Tingnan nyo ha. Ayun, nandiyan na sila sa ibabaw ng entablado. May kinamayan, sabi, isang dilawan daw yan. Ewan ko lang. Ayun si Abalos po, dinedma ng Pangulo. Tingnan nyo ha. Umiihi pa ng hangin. Tensyon po ang ibig sabihin nun. Ayun si Abalos, tahimik. Ramdam sa kanilang dalawa ang tensyon eh. Yung ibang mga tao rin sa loob ng entablado o sa ibabaw ng entablado, sorry. Ano lang, cool na cool lang sila. No, kahit na inip yung mga nandito sa harapan. Pero panoorin nyo po, eto nga is slow-mo. Okay, at yan. Diba? Kitang-kita dyan, no, yung pag snubbers ni PBBM sa kanya, diba? Ngayon, ang tanong ito, hindi kaya nararamdaman na ng Pangulo itong kapalpakan ni Abalos, lalong-lalo na ron sa kaso ng pagkamatay ni Percy Lapid na nauwi patuloy ngayon sa double murder case.
diba, na Lapid Villamor double murder case. At ang dinidiin ay si Director General Bantag na sinuspindi ni PBBM sa pamamagitan ni Boyeng Rivolia. The 19th Congress of the Philippines. So, kita niyo ha, dito sa video na pinutol ko po, inipon ko dito yung mga eksena na naroon si PBBM at saka si Abalos. So, kaya ito, mahaba itong party na to. Hindi naman totaling mahaba. Gusto ko lang ipakita sa inyo na talagang sa buong event na yan, dyan sa entablado, yan o, tingnan mo yung angulo na yan. Hindi man lang kinakausap ni PBBM. Diba? Eh, yung iba, mukhang, eto, si Taba, relax pa. Walang ano. Martin G. Wallace, diba? To deliver his message and introduce... Wala talaga, hindi talaga pinapansin ni PBBM. Ayan, tinawag na ngayon si Taba, si Martin, para i-introduce si PBBM. Diba, hindi pinapansin? Siya na pumalakpak. Kaya, ito na. The situation that we have here now. Ganun pa rin, wala pa rin talaga. Really led us. Diba? Ano nangyayari? Ito ba, for sure ito napansin ito ng mga taga-Tacloba, napansin ito ng mga nasa media. Lahat, pati mga vloggers napansin ito. Kaya lang, siguro, ayaw lang, alam nyo, parang gusto lang siguro na pagtakpan. O tipong ganun, na para hindi obvious, diba? Pero sa mga dagdaang mga pangyayari, hanggang sa President, hindi na maikakaila eh. Di ba? Ito. Tawag ito kay PBBM. Ayan ah. Pinakita ko rito yung mga eksenang ganap bago yung makita ninyo sila. Baka sabihin kasi kinunan lang yung talagang hindi lang pinapansin ni PBBM. Well, nandyan po sa ibaba sa description box natin yung link ng video na to. And again, thank you sa RTVM. Dito ha, sinimulan ko po to kanina mga kababayan yung video, itong part na to. Binati kasi ni PBBM lahat ng mga gusto niyang batiin. Wala po ang DILG secretary. Pero ang tanong, ano bang importance ng DILG secretary sa event na to? May siyempre malaki kasi this is about the LGU. LGU ng Tacloban. Yung nadali ng Yolanda noon, di ba? 9 years ago. Pero dito talaga, grabe. Ilang minuto rin yung speech na yan ng Pangulo dyan. Pinutol ko rin yan. Ito, di ba, makita lang natin, makita nyo lang yung talagang, pangyayari kung may binanggit ba siya kahit pangalan man lang, wala talaga. At pagkakatabi pa niya, mararamdaman mo yung tension. Itong kasunod na slide, ayan, tingnan nyo ha, yung pag-alis ng Pangulo. Once again, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.